are taking all over the world, literally. Dahil pati sa famous attractions tulad ng Baguio City, makikita ang naghuhumiyaw sa laking estatwa ng aso. Who let the dog out? Bukod sa kilalang landmark ng Baguio City na Lion's Head, isang higanteng estatwa ng beagle ang nakita namin sa Sityo Lamtang, Barangay Irisan, Baguio City. Ito ang tinatawag na Lamtang Dog Head. Talaga namang big na beagle ito, mga kaaha. For a change kasi siguro laging yung Lion's Head na lang ang nakikita nila sa Baguio. Mahalaga siya ta kasi lahat ng mga taong pumupunta rito tinitingnan yan eh. According to studies, matitrace ang existence ng beagles noong 16th century na nagmula pa raw sa Great Britain. Ilang mayamang Englishmen noon ang nakasanayang magsama ng pack of dogs, kabilang na ang breed na beagle sa kanilang hunting expeditions. Noong 19th century, nakilala na ang beagle sa North America at naging one of the most popular breeds of dog. Since 2007 pa raw inukit ang beagle head sa lugar. Naisip lang nilang i-repaint recently para maging mini attraction din para sa mga turista, lalo na ng fur parents na umaakit ng Baguio. Amazing for real! May dating pintura yan pero hindi siya ganyan ka-alive. But now, na-conceptualize yan at ganyan nga ang kinalabasan. Patunay lang na certified pet friendly ang Baguio City. Good job sa inyong positive advocacy! Ang Beagle Nation, kumakalampag na rin sa social media. Malakas pa sa tahol ng aso ng kapitbahay niyo ang ginagawang ingay ngayon ng cute beagle duo na sina Andres at Martha sa kanilang TikTok account. Ito mo naman yan. Nakakagigil! Ay nako! Sisirain niyo na naman yung kulambuko eh. Meron lang naman silang over 180,000 followers on TikTok. At umabot na rin ng more than 3 million views ang videos nila rito. Ang dalawang fur baby beagles, pagmamayari ng isang pari na si Father Mark. 2015 nang i-adopt ni Father Mark si Andres. Ang mga beagles nakita ko kasi na natutunan ko, nabasa ko na parang very sweet. Tapos hindi sila nangangagat talaga. Hindi sila katulad ng ibang aso na talagang parang umaangil, no, lumalaban. Last year lang nang maging addition sa growing family nina Father Mark at Andres si Martha. Ibinigay si Martha kay Father Mark ng mga youth mula sa dati niyang parish assignment. Mas maliksi siyang kumilos. No, parang ang na-imagine ko kay Martha, para siyang bata na kapag ka na-excite siya, no, yung talagang napapatalon pa siya kapag tumatakbo siya, para siyang lumilipad pa compared kay Andres. Mas sweet si Martha. Mas clingy siya. Very loyal din ang beagles na napatunayan na raw ni Father Mark. Dahil nung isang beses na madulas siya sa kwarto, tanging sina Andres at Martha lang ang kanyang nakasama. Hashtag my forever sa mga alagang dogs. Si Martha, talagang sinasakyan niya ako, parang ginigising niya ako, parang nagtatanong siya ano nangyayari sa'yo. No, dinidila-dilaan niya at kinakagat-kagat niya na yung sa kamay ko. Hanggang sa pabalik-balik siya kay Andres na natutulog, na parang tinatawag niya, "Uy, may nangyari, may nangyari." Alam niyo ba na bukod sa nilang nose, ang long ears ng beagles ay ginagamit din nila to pick up scents? That's right, dual purpose kasi yarn. Ang kadalasang size ng mga beagle ay 13 at 15 inches. Kapansin-pansin na chunky o medyo mas chubby si Andres compared kay Martha at ibang beagles. Sadyang napakatakaw daw kasi nito at halos oras-oras ay gutom. Pero don't worry mga kaaha, dahil may balik alindog program daw si Andres na sinasabayan din ng pagdadiet ni Father Mark. Pwede mo siyang iwan sa room, tapos pwede siyang matulog maghapon, na pagbalik mo tulog pa rin siya at sobra siyang sweet and playful, pero madaling-madali siyang alaga. Ang usual quirks and cuteness ng dalawa, hindi na makakontain ni Father Mark. Kaya naisipan niyang i-share sa social media ang good vibes na hatid ng mga ito sa kanya. Isa sa most viewed and liked videos nila, ang video na ito ni Andres. Natutulog siya, tapos ang higaan ko kasi that time talagang single lang. Hindi pwedeng hindi ko siya galawin, hindi ko siya pwedeng gisingin kasi wala akong pupwesto ang tutulugan. Nung ginalaw ko siyang ganun,
nakunan dun sa video na yung reaction ng mukha niya na parang tao na ginising mo sa pagkakatulog na medyo irritable, medyo inis. Pinost ko yung sarili ko, walang views. Tapos pagka pinopost ko sa'yo, Andres, talagang buhos talaga yung mga nanonood. Sabi ko, sige na nga, hindi na akin to, hindi ko na TikTok to, sa'yo na to. Ayaw raw ng mga beagle ang maging alone dahil prone sila sa separation anxiety o sepangs. Now, extra clingy kasi sila sa kanilang friends or fur parents. Super friendly and trusting din ang mga beagle. Kaya if you're looking for a perfect family dog, you might want to consider adopting a beagle. At dahil love din namin kayo, tanggapin nyo ang simpleng regalo mula sa amin. Ay, wow, grabe! Uy, thank you po. Okay, maraming salamat po. Magugustuhan po ito nila Marta sa kanila, Andres. Thank you po. Andres, uy, kung ka magulat, tanong lang kita. What if wala tayong alagang aso? Hello, Marta. Siguro mas malaya tayong nakaaalis ng bahay nang walang ibang iniisip. Walang lalapit para maglambing tuwing malungkot tayo o mag-isa. At siguro, at alam ito ng lahat ng fur parent, hindi rin tayo magiging ganito kasaya. Aha!